1. Magandang umaga, almost magandang tanghali, bansang Pilipinas, at magandang araw buong mundo. Welcome na naman sa isa na namang edisyon na kung saan hashtag walk with his word, na kahit sa anumang delubyo, kasama natin ang ating Diyos sa munti nating paglalakbay. Ito ang salita niya, magnilay tayo. Magpapakilala muna po ako. Ako po ang inyong punong manlalakbay, ang spiritual brother ng Kumu, Brother JM, na nangangamusta sa inyo mga kapwa nating mga katsopang manlalakbay ngayong araw na ito ng Martes. At ngayon ay ang pagbunita kay San Alfonso Maria de Ligori, isang obispo at pantas ng simbahan. Kaya ngayon, samahan ninyo kami sa mga susunod na mga pagkakataon, sa mga susunod na mga minuto, para tayo ay magninilay sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating munting paglalakbay ngayong araw na ito ng Martes. Uy, unang araw na ng Agosto, ha? Baka makalimutan ninyo, nagpaalam na tayo sa buwan ng Hulyo. Baka hindi nyo pa napabalitan ang inyong kalendaryo. Tayo po ngayon ay nasa ika-isa ng Agosto 2023. Yan. So, sa puntong ito ay mukhang solo flight na naman tayo ngayong araw na ito, or hopefully makarating sila Elsen at saka si Maki na nakasama natin kahapon. Maraming salamat sa pag-agapan ninyo sa akin kahapon. Pero ngayon, mukhang solo flight tayo ulit ngayong araw na ito ng Martes. Pero hindi tayo nag-isa kasi kasama natin ang ating Panginoon. Kaya medyo kalmahan na muna natin ang ating mga lalamunan, mga kamanlalakbay, bago man tayo maglayag sa pagninilay natin. Dapat dalhin ninyo sa inyong paglalakbay sa araw-araw natin programa ang inyong mga Biblia, dahil ito ang magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pagninilay. Kaya simulan na natin ang ating programang ito sa isang munting simpleng dasal. Damhin na natin ang ating presensya ng Panginoon sa ating pagninilay ngayong araw na ito sa pamamagitan ng ating simpleng dasal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri't pinasasalamatan ka namin dahil sa inyong angking kapurihan. Nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan niyo kami ng sapat na lakas upang kami maging isang naghihikayat na maglakbay sa programang ito. Nawa po, ngayong araw na ito ay lukupan mo kami ng inyong banal na dugo at tubig upang dumaloy sa aming paglalakbay ang aming pagninilay sa bawat salitang namumutawi sa aming mga bibig, at bigyan niyo kami ng matiwasay at maayos sa pananalita, Panginoong Hesukristo, upang may bahagi namin sa aming mga kapwa. Hello kay baby. Sa aming mga kapwa manlalakbay ang aming pagpapahayag sa iyong salita. Aming Inang Maria, Maria Reina ng Kapayapaan, naway lukupan mo kami ng inyong mantel na proteksyon para kami ay hindi mapahamak saan man namin dalhin ang aming lalayag na paglalakbay namin sa buong programang ito. San Jose, Esposo ni Maria, bagamat kayo'y tahimik at hindi nakakapagsalita ni isa, alam po namin bilang kayo ang unang haligi ng tahanan, bigyang pundasyon po ninyo na kami makapagnilay na maayos para maging solido ang aming samahan sa aming pagninilay sa araw na ito. Espiritu Santo, gabayan mo kami sa buong programa na ito, na inaway hindi kami makasakit ang kapwa sa anumang sasabihin namin.
Lahat ng ito ay para sa inyo, aming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, sa matibay na pundasyong gabay ni San Jose, at lalo na sa tulong at gabay na maluwalhati ng ating inang si Maria, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang mapapakinggan ninyo ng mga program natin na ating kanta mula kahapon pa hanggang actually magmula pa noong nagsimula tayo sa noontime slot natin noong July 31 hanggang Agosto 5 ang mapapakinggan ninyo ay hanggang Agosto 4 ang mapapakinggan ninyo ay ang official theme song ng World Youth Day dahil nga bukas ay magsisimula na ang munting paglalakbay ng ating mga kabataan na nasa Portugal ngayon na sa Lisbon, Portugal. Patuloy natin ipagdasal lalo na ang mga delegado ng Diocese ng Valiches na nasa Lisbon, Portugal ngayon. Na ngayon ay magkakaroon ng programa mamayang alas 4 ng hapon. I think that is the opening mass. Mamayang alas 4 ng hapon, live na live yan sa YouTube channel ng Lisbon 2023. Kaya pwede ninyo subaybayan yun, live na live yun, mula alas 4 ng hapon onwards. Pero mamaya may announce tayo dahil mayroon tayong special stream ang mamayang hapon pagkatapos ng programang ito. Pero bago man tayo magsimula ngayong araw na ito, mga kamanlalakbay, pasalamatan na muna natin ang mga katuwang natin sa programang ito. Ang Deepening Faith in God Productions, Barako TV, Radyo Barako, The Divine Chewables Online Live Streaming Ministry Foundation, K2 Katoliko in Kumu, The Prime Movers Official, Unboxing Catholicism, The Abundance Network, Family Rosary Crusade, St. Post Media, Jesuit Communications Foundation Incorporated, Shepherd's Voice Radio and TV Ministry, EWTN Global, Salt and Light Catholic Media Foundation, at ang Aletheia Media Communications. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong tulong at gabay sa programang ito kahit ito'y nagsisimula pa lamang. Mag-iisang linggo na tayo ngayong araw ng Biyernes. Mag-iisang linggo na tayo ngayong araw ng Biyernes. Kaya ngayon, dadako na tayo sa ating unang bahagi ng ating programa, ang salita ng hashtag salita ng Diyos, pakinggan natin. Nawa sa bahaging ito ay magbigay atensyon tayo sa mga pagbasa para sa araw na ito ng pagkunita kay San Alfonso Maria de Ligon. Kaya ngayon ay dadako na tayo sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito ng Marcos. Ngayon ay Martes, unang araw ng Agosto. At ngayon ay ang Martes ng 17th linggo sa karaniwang panahon at ang pagkunita kay San Alfonso Maria de Ligori, obispo at pantas ng simbahan.
ang ating unang pagpapahayag ay hango sa aklat ng Eksodo, kabanata 33, talata 7 hanggang 11, at ang kasunod nito ay ang kabanata 34, talata 5b hanggang 9, at talata 28. Agosto, uno ngayon, araw ng Martes. Pagpapahayag mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo ay itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roon makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap ni Moises at sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at mawain, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan. Pagsalansang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon at sinabi, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawain na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing nakipag-usap kasama ang Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan ngayong araw na ito ng Martes, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Hello kay Lucille. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawat ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya at utos kay Moises ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayan nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit,
hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway, di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sa may takot sa Kanya. Ang ating mabanging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ngayon ay magbigay galang na po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubok sa tao. Aleluya! 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 Ngayon ay dadako na tayo sa ating mahalagang bahagi ng ating pagpapahayag. At ito ay ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay hango sa aklat o sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 36 hanggang 43. Sandali lamang po. Muli ang ating ebanghelyo para sa araw na ito ay hango sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 36 hanggang 43. By the way, ngayon ay ang simula ng Triduum din para sa kapistahan naman ni San Juan Maria Vianney, pari, at ay-alay natin ang ika-apat ng Agosto sa mga pari, as we are going to have our special broadcast on that particular day sa Salita Niya Magnilay Tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. "Ang anak ng tao ang maghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinag-aariyan ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinag-aariyan ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinag-aharian ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala. At ang mga gumanghelo kay Jela na naging sanhi ng pagkakasala. At ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maniningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig." Mga katropang manlalakbay, atin na lang narinig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello kay Angelica Hamon. Welcome sa ating Salita Niya Magnilay Tayo, Episode 4. Ngayong araw na ito ng Martes. Muli, pinapaalala po namin na ang mga ng ating mga programa ng ating programa na may tema ngayon ay uukol at iinom ang tema na background music natin sa World Youth Day, dahil ngayon ay magsisimula na ang World Youth Day mamayang alas 4 ng hapon at ang mga festivities ay magsisimula bukas hanggang ika-5 ng Agosto. Ngayon, susugan na natin ang ating pangninilay ngayong araw na ito ng Martes sa mamamagitan ng paghahawan muna. Dahil napagaganda ng mga pangninilay dito sa paghahawan at nagpapasalamat kami sa Diocese of Novaliches sa pagbuo ng librong ito sa pagkakataong ito ay... Magpapasalamat kami sa mga gumawa ng librong ito para kami tulungan na makapagnilay para sa ating mga pangninilay ngayong araw na ito. Sa buhay ng tao dito sa lupa, may mga batas na dapat sundin upang mapanatili ang kaayusan sa mundo. Of course, ito. Hashtag aminin natin ngayong araw na ito. Hashtag aminin natin. Unang hashtag aminin natin. Alam natin na aminin natin na marami tayong batas na sinusunod pero minsan nalalabag din natin. Totoo yan. Mga kamanlalakbay. Kaya nga sinasabi dito ang tanong, sa palagay ninyo, kailangan ba ang mga batas para sa kayusan at bakit? Hello and welcome back kay Joanna Marie Rivera. Of course, talagang kailangan natin ng mga batas para sa kayusan ng ating bansa, para sa kayusan ng mga tao at para hindi makaroon ng chaos. Sabi nga nito, Si Yahweh, ang Diyos na maawain at mapagpatawad, banayad sa pagkagalit at sagana sa kabutiang loob at katapatan. Nagpapakita siya ng kabutiang loob sa libu-libong sanlinlahi at pinatatawad ang kasamaan. Paghihimaksik
at kasalanan. Ngayon ay susukan natin yung unang pagpapahayag dahil dito sumento ang pagninilay ngayong araw na ito. Sabi dito kasi, yun yung sinabi, akong Panginoon ay mabagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalansang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusak ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salilay. Isipin nyo yan mga kamandalakbay. Hanggang ikatlo at ikaapat na salinlahi ang ano, ang pagpaparusa ng Panginoon. Pero doon sa Ebanghelyo, mukhang, mga kamanlalakbay, mukhang magkatuktong ang Ebanghelyo at ang pagninilay ngayong araw na ito. No? Sabi dito, ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-aani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ito yung sa katapusan ng mundo. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagharian ang lahat na naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iyahari sa maningas ng pugon. Ito yung tinatawag na apoy na walang impyerno o sa to say, sinasabi nilang apoy dagat-dagatan na walang hanggan. Yun. Impyerno in other terms. Doon mananangin sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag ng parang araw ang mga namatuwid sa kaharian ng kanilang ama. Kaya nga mga kamanlalakbay, ibig sabihin lang nito ay maganda tayo sa anumang mga circumstances na hindi natin inaasahan. At dapat tayo ay handa na dapat tayo'y magbigay pugay o magbigay galang sa mga taong sumusunod sa utos, magbigay respeto. At yun na nga, dapat isinasabuhin natin ang sampung utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng, ibigin mo ang Diyos or sige, English na lang natin. You shall have no other gods before me. You shall not commit the name of the Lord thy God in vain. Remember to keep the Sabbath holy. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet thy neighbor's wife. And you shall not covet thy neighbor's goods. Yun. So, yun yung sampung utos. Pero, pinaiksi ito ng Panginoong Hesus natin sa bagong tipan, sa lumang tipan kasi ito ay inihayaw ni Moises sa pamamagitan ng aklat ng Exodo. Sa bagong tipan naman ay hinatinan ng baating Panginoong Hesus sa dalawang mahalagang utos. Una ay yung love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Yun. So, sabi dito, asa naman? Kasi yung mga susunod na mga pagkakataon sa mga susunod na araw, ito ay tungkol sa paghukom. No? Tungkol sa paghukom ang kanilang magiging hanggang sa araw ng Webes ay marinig natin ang tungkol sa paghukom.
So, sabi dito, binigyan tayo ng 10 utos sa pamamagitan ni Moises upang sundin ito. At ang pagiging masunod, paano natin ito sinasabuhay? Of course, sa pagiging masunod natin sa mga utos, lalo na sa mga utos natin dito sa lupa, sa pamamagitan ng mga batas na in-implement natin, hindi lang dito sa pansabuhay, kundi sa buong mundo ay may batas na ini-implement. Bawat bansa ay may mga batas na in-implement. So, ang pagiging masunurin ay isang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Kaya, ibigay ang karapat-dapat na respeto sa Diyos at sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga sinasabi, respect God and respect His creation. So, ngayon, ay dugtungan na natin ang pagsususong natin sa ating panginilay sa pamamagitan ng simbahan naman. Kadalasan ang pakiwari natin sa ating mga sarili ay mabuti dahil nakapagbibigay o nakapagbabahagi tayo ng maayos sa pamilya at sa lipunan at nakatutulong tayo sa mga nangangailangan. Katulad nga na sinasabi natin, you can share what you have, but do not give all what you have. Kung nabigay mo na isang braso, huwag mo na iabot yung isang braso. Huwag mo na papabrasuin sa isa, sa tao na tinutulungan mo yung isa pang braso mo para makapagbigay ka pa. Kasi nga sinasabi nila, you can give only what you have, but you cannot give what you, all that you have. Yung extra mo lang, okay na yun. So tayong mabuting binhi at ang ibang tao ay ang masamang damo. Nangyayari ito tuwing ikinukumpara natin ang ating mga sarili sa ating mga kapwa na hindi maayos ang pamumuhay o hindi nakatutulong sa lipunan at sa bayan. Kaya nga ito yung sinasabi nila na yung isang ebanghelyo na tinatawag na ang itinataas ay binababa at ang binababa ay itinataas. Ayan na, nandito na ang ating katupang manlalakbay na si Brother Maki Dat Karandang. Gandang tanghali, Brother Maki. Yun na nga, katulad nga ng sinasabi nga natin, kasi diba, ang ebanghelyo natin ngayon ay pinagkukumbara natin yung paghahari ng Diyos sa pagsusunog ng ani ng masasama at mabubuti, yung paghiwalay ng mabubuti sa masasamang damo at sinusunog sa apoy ng impyerno sa darating na baguhukom ang mga masasamang damo. Diba? Parang nakahawak na pagkakagad. Ayun nga. O nga yung ebanghelyo nung nakaraang linggo. Yung isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay nila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukot-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisigla na mabubuti, ngunit tinatapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Hi, Miss D! Good afternoon! Kamusta?
Ayun, medyo nagbabalik na tayo sa reflection streams natin ngayong tanghali. Dati, gabi tayo ngayon. Bumalik tayo sa tanghali. I thank you, Miss D. You're welcome. So, ang pinag-usapan namin kasi is yung tungkol sa mabubuti at sa masasama. So, Brother Maki, tuloy mo yung ano, yung pagninilay natin. Yes, that's true enough. At yun na nga yung sinasabi natin, hindi ang ating karangyaan, hindi yung ilang beses tayong tumutulong, although yung tinatawag na gaano mo binigay ang pagmamahal sa iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa akin. Diba? Kaya nga sinasabi tayo sa pagninilay natin ngayon, hinahamon tayo ng mga pagbasa na lampasan ng ganitong mag-ugali ng pagkukumpara ng ating mga sarili sa ating kapwa. Sa halip, ihambing natin ang ating sarili kay Jesus. Correct. Yun na nga yung sinasabi. Oh yeah, comparison is the start of insecurities. Yun na nga yun. Pagka... Miss D, what can you say about that? Yung tinanong ni ano ni Brother Maki. Ay. Sorry. Napindot ko, wait lang. Yeah. Sasagot pa lang ako, napindot ko. Sorry naman. Na-unmute ko kasi. yung tanong about comparison, yung kinapompare. Oo. As a mom, hindi kasi ako din mismo hindi naman ako ganun eh. So I don't also compare my kids. Now, it's a different story when I hear somebody else comparing their own children to mine. Mm-hmm. Doon, medyo doon ako na-off. Doon ako medyo natitrigger na why are you comparing your children just to feel that your children are better than mine? Yun. Kasi nag-start yan sa pagpapalaki din ng magulang sa family. Mm-hmm. Kasi yung mga kids, hindi sila magiging ganyan, hindi rin sila magpo-compare, hindi rin sila magkakaroon ng self-doubt kung continue silang magpo-compare na magpo-compare. Tapos, kapag hindi nila ma-reach, halimbawa hindi naman talaga magka-level, hahanap sila ng way para may masabing pangit sa kapwa. Dun, or dun, kung sino man yung kinukumpira nila, they will find an issue para may masabi na, you're not that perfect. There's nothing special about you. Which is so wrong. So, so wrong na mentality. Ay, ang daming Pilipinong ganyan. Na kinukumpira ang sarili. This is, ano lang ah, hindi lang to sa mga bata, but also with adults. Mga adults na hindi naturuan ng ano, hi you sir! Thank you for following ano, the host. Magandang tanghali. Tanghali. Magandang tanghali. Ayan. Please follow. Oh, nasaan na si Maki? Nawala. Pero totoo yung sinabi mo, Miss D, talagang huwag nating ipili kumpara yung sarili natin sa iba. Kasi, nakakaroon tayo ng parang inggit sa ating puso, sa ating isipan, sa ating damdamin yun eh. At hindi yun healthy. At saka, yun nga eh, parang dapat magkaroon ng acceptance na,
o di may merong mas sa'yo, meron din mas, ano, mas less sa'yo, merong mas higher sa'yo. Oo. We need to learn how to be okay with what we have and where we're at. And then strive. Yun na nga, strive hard. Ako nag-aaway. What's wrong? Strive hard. Oo. Si Maki kumapit. Ano ka pala ba? At so, ayun na nga, Miss D, tama yung sinabi mo. And may naisip akong dyan, ano eh, be grateful for what you have in your hands. Oo, tama. Tama naman. Kung ano yung meron ka, magpasalamat ka talaga. Correct, agree naman ako. At saka sinasabi dito, wag mong bibilangin yung wala ka, ang bilangin mo ang yung meron ka. Correct. Pero alam mo, in reality, JM, ano siya, in reality, hindi siya madali kasi ang nagpapasok yung, ay, thank you! Thank you, Miss Roa! Maraming salamat. Apo kayo, please join na sa aming balitaktakan kay JM. Mm-mm. Ayan, about inggit, about comparison. Lalo na sa ating mga magulang dyan, kung may mga magulang dyan na ating mga kamanlalakbay na ating na nakikinig sa atin, eh, you can come up. Yan. Ayan, sabi ni Chella. Oh, maging ano, pwedeng mag-compare, pero it won't be like a comparison, more on like inspiration. You will see, like, this is my ideal personality, my ideal. Pwede kang mag-admire and mag-aim to be like that. Pero yung compare, kasi nga pag sinabing compare, ano yun eh? Ano yung meron tsaka yung wala. Oo. So, mag-i-end up ka, either masaya ka dahil you're better than the other, or malungkot ka because the other is better than you are. Oo. Tone it down, please, anak. Tama. In fairness to that, Miss D, tama yung sinabi mo na talagang encouragement na lang. Encourage others na kung ano man yung kulang, eh, sasabihin natin na hikayatin natin sila na magsumikap pa. Correct. Tsaka dapat open-minded sila. Hi, Mrs. Parido. And hello kay Raven. Good afternoon. Magandang tanghali. Ayan. Balitaktakan with, Bebe JM. Yeah. Yes. Actually, this is a program called Salitanya Magnilay Tayo. Actually, we are reflecting on the word of God every day sa bawat tanghaling ating pagsasaluhan. So, balikan natin yung sinasabi dito, si Jesus ang yun na nga eh, kumakapit yata. Si Jesus ang sukatan ng kaputihan, siya ang sukatan ng pagiging totoong tao. So, kung ano yung sinasabi ni Jesus, magpakatotoo na lang tayo eh. Sa totoo lang, magpakatotoo na lang tayo sa kung ano man ang mayroon tayo. Huwag na nating hanapin yung wala tayo. Katulad niya lang sinabi ni Miss D, find those things na makakapagbuti sa'yo and iwasan mo yung mga makakasama sa'yo. Like yung mga kasalanan na magagawa mo, like yung mga mortal sin, iwasan mo yun, like yung pang-aapi sa kapwa, yung pang-alipusta sa kapwa, yung pang-mumura sa kapwa, iwasan nyo yun. Ang kailangan ninyo ay yung maghilahan pataas. Dahil nga sa tuwing tayo ay nakakaisip ng crime mentality, pilit nating ibinababa ang taong hindi na nakakaangat na, pinipilit nating ibinababa. So, sa ganito pagkakataon, walang makapagmamalaki sa sarili at sa kapwa. Walang makapagmamayabang na siya ay mabuti at ang kapwa ay hindi. Wala natin sabihin na tayo ay mabuti at sila ay hindi. Hindi. May kanya-kanya sitwasyon tayo na kung saan tayo ay naging mabuti. Mayroon tayong sitwasyon na minsan na hindi tayo nagiging mabuti sa ating kapwa Pilipino o kapwa manlalakbay na nakikinig sa atin.
At kung ano man yung mga pagkakataon na magkaroon tayo ng problema, eh, ilapit na lang natin sa Panginoon. Kasi siya ang totoong tao na lalapitan natin at kakapitan lang natin. Si Jesus lamang ang ganap na mabuting binhi. Kaya mga kapong manlalakbay, eh, isipin natin ito sa ating siesta o ang ating pagninilay bago magsiesta. Ang ating katanungan sa pagninilay bago magsiesta ay ano ang mga ginagawa ko upang higit na mapalalim ang ugnayan kay Jesus at matularan siya. Isipin natin itong mga tanong, mga kamanlalakbay, sa ating pagtulong ngayong tanghali pagkatapos ng programang ito. Ngayon ay nadako na tayo sa ating pagpapakilala sa ating santo ngayong araw na ito ng Martes ng 17th linggo sa karaniwang panahon. Of course, ang ating pinagninilayan o ginugunita natin ay si San Alfonso Maria de Liguori, isang opispo at pantas ng simbahan. Sino nga ba si St. Alfonso Maria de Liguori? So, pakinggan natin ang kanyang talambuhay sa pamamagitan ng isang pagninilay mula sa ating Journeying with the Saints sa All Saints HR YouTube channel. Pakinggan natin ang kwento ni St. Alfonso Liguori. St. Alfonso was born in Naples at the end of the 17th century. As a young man, he was a bit of a prodigious student, and he graduated at the age of 16 by acclamation from the University of Naples in both canon and civil law. For a time, he practiced as a lawyer, but then decided to leave this behind and to follow Jesus more closely as a priest. Once ordained priest, he focused his ministry on preaching and on hearing confessions. Preaching from the pulpit and running quite popular missions was a hallmark of his ministry. Although St. Alfonso now is perhaps more readily remembered because of the many books that he wrote. His moral theology earned him the title of patron saint of moral theologians, but he also wrote on the Virgin Mary, on the Blessed Sacrament, and many hymns which have made their way into English. In his preaching and in the confessional, St. Alfonso shied away from what could have been defined as the fashion of the time. What I mean by that is that he shied away from pompous preaching. He rather focused on simple faith matters, on simple truths that people could easily grasp, fall in love with, and understand. In the confessional, he demonstrated, rather than a legalistic attitude to sin, he demonstrated love, kindness, the forgiveness of our God. For 26 years, he traveled up and down the kingdom of Naples, preaching missions, as I said, quite well attended and popular. In 1732, he founded a new religious order, the Congregation of the Most Holy Redeemer. The charism of the Redemptorist was as well to preach missions and to bring the message of the Gospels to people that were largely illiterate and whose Bibles were in Latin. In 1762,
St. Alphonsus was consecrated bishop of St. Agatha de Gorty, and he set about in his new pastoral ministry to reform his diocese. He faced much physical and emotional suffering in his lifetime. The physical suffering because of a form of arthritis that crippled him until his death, and the emotional one because of the many divisions in his new order. St. Alphonsus, although he was a Roman Catholic, can be counted as one of the pietist theologians, pietism being mostly a Protestant movement. Pietism, like St. Alphonsus, focused on personal growth in spirituality, personal faithfulness and devotion to the Lord Jesus. All things which, if you read his hymns, come quickly to the fore. As I mentioned, St. Alphonsus is patron saint of moral theologians, but also he is patron saint of vocations. And as we celebrate him, let us ask his prayers that more and more people may offer themselves for ministry in the sacred priesthood. So yun ang talambuhay ni San Alphonsus Maria de Liguori. So ngayon susugan natin ng konti sa pamamagitan ng Blessed Among Us ang kanyang kwento dito. Alphonsus Liguori was born into a family of the Neapolitan nobility. Though his father wished him to study law, he felt a powerful attraction to the priesthood. After his ordination in 1726, he achieved local fame as a popular preacher in Naples. This led to an ever-widening circuit of mission tours. His simple, straightforward manner of preaching had an enormous influence on the moral and spiritual life of his listeners. Inspired by this experience, Liguori in 1732 founded the Congregation of the Holy Redeemer, an order of priests dedicated to preaching to the rural poor. Liguori wrote over 100 books, the most important being his Moral Theology. In this work, Liguori steered a middle course between rigorism and laxity. He taught that all are called to salvation and that the means are available to every person. But the moral life was not a matter of tortured or legalistic compliance with the law. It was essentially the life of love. Other themes stressed by Liguori were the value of human liberty and the importance of an informed conscience. He was a pioneer in stressing the significance of concrete circumstances in evaluating moral conduct. Liguori was canonized in 1839 and named as a doctor of the church in 1871. Acquired the habit of speaking to God as if you were alone with Him. Familiarly and with confidence and love as to the dearest and most loving of friends. That's according to our saint of the day, Saint Alphonsus Liguori, doctor of the church, a bishop and doctor of the church, and of course, the patron of arthritis and doubts, and also moral theologians and vocations. Ngayon sa puntong ito, mga kamanlalakbay, sa ating pagtatapos sa ating programang ito, ay dadasalin na natin ngayon ang kanyang prayer. Welcome back, Shella. Alphonsus Liguori. So ngayon ay magdarasal na tayo sa pamamagitan ng
ng panalangin kay San Alfonso Slegory bilang pagtatapos ng ating programa ngayong araw na ito ng Martes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to St. Alfonso Slegory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glorious St. Alfonsus, loving Father of the poor and sick, all your life you devoted yourself with a charity really heroic to enlightening their spiritual and bodily miseries. Full of confidence in your tender pity for the sick, since you yourself have patiently borne the cross of illness, I come to you for help in my present need. Silently mention your requests. Loving Father of the suffering, Saint Alphonsus, whom I invoke as the arthritis saint, since you have suffered from this disease in your lifetime, look with compassion upon me in my suffering. Beg God to give me good health. If it is not God's will to cure me, then give me strength to bear my cross patiently and to offer my sufferings in union with my crucified Savior and his Mother of Sorrows for the glory of God and the salvation of souls in reparation for my sins and those of others, for the needs of this troubled world and the souls in purgatory. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Alphonsus, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And with that, mga kamanlalakbay, natapos na naman ang mahigit isang oras na ating pagdidilay para sa araw na ito ng Martes ng 17th linggo sa karaniwang panahon, alampag punta kay San Alfonsus Maria de Ligori at ang Road to World Youth Day 2023. Makikisa tayo sa ating mga kabataan sa pamamagitan ng ating pagnilay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos mula noon pang July 31 hanggang sa mga oras na ito, tayo ay magninilay sa ating salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita niya, magnilay tayo dahil simula bukas hanggang 5 ng Agosto ay magsisingit tayo ng mga updates ukol sa nagaganap na World Youth Day 2023. Dahil magsisimula na ang festivities simula bukas mula sa Portugal. Kaya patuloy natin ipagdasal ang lahat ng mga kamanalakbay natin na nasa Portugal, na mga kabataan na nakikisa sa ating World Youth Day. At sa darating na August 5,
sa pakikipagtulungan ng The Divine Chewables at ng Salita Niya Maghilay Tayo ay magko-converge ang coverage na to sa ating Local World Youth Day na gaganapin sa Santo Niño de Congreso Parish at ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima mangula ika-9 ng umaga hanggang ika-11 ng gabi. Buong maghapon tayo, magka-cover tayo ng ating programa tungkol dito sa Local World Youth Day wherein we can magko-cover tayo ng mga plenary session talks and of course ang banal na misa na gaganapin sa ganap na ika-9 at kalahati ng gabi. So buong maghapon tayo, magsama-sama po tayo sa ika-5 ng Agosto para sa Local World Youth Day bilang pakiisa sa mga kabataan na nasa Portugal. At mamayang hapon ay makakaroon po tayo ng live audio mass sa pamamagitan ng sa live na live mula sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy para sa isang special na edisyon ng Deepening Faith in God na kung saan ay makikisa tayo sa Novaliches Marian Grand Procession mamayang alas 6 ng gabi. Hopefully, the weather will get better in spite of that makulimlim na panahon dito sa Pilipinas. Ipagdasal natin na nawa maging maayos at maging maayos ang panahon mamaya para tuloy-tuloy ang paglalakbay natin sa buong Novaliches. Kaya sa ngalan ng ating mga katuwang sa ating programa na ito, The Divine Chewables Online Live Streaming Ministry Foundation, Deepening Faith in God Productions, Barako TV, Radyo Barako, Kito Katoliko in Pumo, The Prime Movers Official Unboxing Catholicism, The Abundance Network, A Family Rosary Crusade, St. Paul's Media, Jesuit Communications Foundation Incorporated, umabon si Queen Elsen! Jesuit Communications Foundation Incorporated, Shepherd's Voice, Radio and TV Ministry, AWTN Global, Salt and Light Catholic Media Foundation, and Eletea Media Communications. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayon na Salitangan Niya Maghilay Tayo. At Elsen, may programa ka mamayang gabi, di ba? At yung ating hashtag Escudo PH. So ano yung ano natin? Ipapatuloy natin ang tungkol sa Archdiocese of San Fernando mamaya sa ating hashtag Escudo PH sa God's Word tonight. Tama? Yes po. Yun. Kaya kababalik ko naman po after 2 hours. Ayun. So magbabalik na si Elsen mamayang gabi sa ating programang God's Word Tonight. Kaya kompletos mekados na ang inyong mga programa mangmula umaga, tanghali at gabi. Umaga, The Divine Chewables kasama si Brother Maki at ang inyong lingkod sa ganap na ika-8 ng umaga. Kasunod nito ay ang Salita Niya Maghilay Tayo ang kasama ang inyong lingkod alas 11:30 ng umaga. At sa gabi naman ay si Queen Elsen at Official kasabayan ang mga katropa sa The Divine Chewables Online Live Streaming Ministry Foundation para sa God's Word Tonight sa ganap na ika-9 ng gabi. Kaya nga sa ngalan ng ating mga kamanlalakbay na nagbigay ng kanilang refleksyon katulad ni Miss D at ni Chelak Sisem, maraming salamat sa pagiging generous sa pagbibigay ng paglalakbay natin sa pagninilay sa salita ng Diyos yung araw na ito at lalo na kay Miss Roa at kay Miss D sa pagbibigay ng virtual gifts. May God bless generously your hearts at huwag kayong magsasawang magbigay ng biyaya sa bawat araw ng